Hello guys, welcome sa another video, no. Ikaw ba ay merong Apple CarPlay sa sasakyan mo or Android Auto pero wired ito? Sabihin, kailangan mo pa i-connect yung USB cable mo sa head unit mo para magamit ito. Siguro minsan na-try niyo na yung ganun, no. Parang hassle sa pakiramdam na every time na gusto mo mag-Apple CarPlay or Android Auto, kailangan mo pang kunin yung phone mo, make sure na nandiyan yung wire mo, isaksak mo siya, tsaka palang gagana. Baka minsan naisip mo, ay baka mas maganda kung merong wireless na option para pagpasok ko sa sasakyan, pag start ng engine, pag on ng head unit, magkoconnect na siya kusa at kusa ko na magagamit agad yung Apple CarPlay or Android Auto. Paano ko sabihin ko sa inyo guys na merong solusyon? Ito yung wireless USB adapter mula sa Car ABC. Ano kayang purpose nito guys? Paano kaya makakatulong ito para magkaroon tayo ng wireless Android Auto or Apple CarPlay connection sa mga existing natin na wired Apple CarPlay and Android Auto? So yun yung pag-uusapan natin sa video na to. By the way, special thanks sa Car ABC sa pag-sponsor nila ng product na ito para matesting natin at maipakita ko sa inyo yung capability ng product na ito. So kung gusto nyong bilhin ito guys, na-convince kayo, check nyo yung description box natin below. Nandun yung link ng product na to sa Amazon. So ready na ba kayo guys? Tara, pag-usapan natin to. Let's roll! Okay, so bago ang lahat guys, unbox muna natin. Ano ba ang laman nitong box na to? So bago yon, check muna natin yung outside niya. So una, makikita nyo dito sa harapan niya yung wireless USB adapter, Car ABC na branding niya. Tapos makikita nyo, meron siyang online upgrade, wireless connection, plug and play, at stronger compatibility. So yun yung mga pinapromise ng product na to. Sa gilid, makikita nyo may option, CarPlay ba or Android Auto yung gusto nyong product or functionality. So itong unit natin for Apple CarPlay. Sa likod, makikita nyo yung mga information niya, mga technicalities, no? Diyan nyo makikita. Okay, so unbox na natin to. Madali lang siya guys, para siyang ano eh, box ng Apple AirPods, no? Wala lang yung seal. I-open nyo lang siya ng ganyan. Makikita nyo unang-una yung user manual, no? Lagyan natin yan mamaya sa gilid. Tapos lalabas agad yung pinaka unit natin. Ganda ng design niya guys, so bilog lang. Gawa siya sa plastic, pero ano, magandang klaseng plastic. No, bilog lang, pwede mo ipaikot yung wire sa gilid. At napansin ko sa kanya guys, yan, no? Meron siyang rubber footing dito, no? Para kapag kanilagay niyo siya sa mga dashboard, you know, di siya gagalaw, no? Yun yung maganda sa kanya, meron siyang ganyan. Tapos sa bandang ilalim, makikita niyo merong mga boxes dito. Nandiyan yung dalawa niyang Type-C, no? Yung maganda sa kanya, may flexibility yung binigay sa inyo. Merong Type-C to USB-A, para kung USB-A yung port ng sasakyan ninyo. At meron ding Type-C to Type-C, para kapag Type-C yung port ng sasakyan ninyo. So meron siyang ano, no? Wide range of compatibility talaga. So yun yung ano, itsura nitong product guys. So ngayon, install naman natin para makita ninyo. So yun na siya guys, no, kapag kinabit nyo, yan o, naka-power na siya, may ilaw na siya. So dyan na rin siya kumukuha ng power. So ngayon, check nyo yung ating head unit, ganyan yung kakalabasan niya. So meron siyang parang BT device, smart box, 57 CD. So i-coconnect natin yung ating phone sa kanya, no. Madali lang na may connect yung ating phone, punta lang tayo sa settings, tapos Bluetooth, yan, hahanapin mo siya doon, no. Check mo yung ano, sa Bluetooth list yung ating BT device. So ito, pag nakita niya na sa phone mo, kukonnect mo lang siya. At pagkatapos ng connection, ito na makikita niyo guys. So yan, yan yung itsura niya guys after connection. So tingnan niya, hindi nakakabit yung aking phone. Ito, no, ayan, wireless siya. Yan yung device at yan yung Apple CarPlay interface natin. So testingin ko pa to guys, give it some time and see kung ano yung mga findings ko sa device na to. Then papakita ko, sasabihin ko sa inyo right after this. So ito guys, after driving couple of hours using this wireless Apple CarPlay device, ang napansin ko sa kanya guys, unang-una, sige, pag-usapan natin yung disconnection, no. All throughout sa around an hour or two driving ko,
isang beses lang siya na-disconnect, which is very, very good. Kasi normal naman yun, guys. Kapag gumagamit ka talaga ng wireless signal, like Bluetooth or Wi-Fi, meron talaga yan interference. Sa ano ko nga, dun nga sa isa kong device talaga, dun sa nakakabit kay Blake, talagang ano, pagka long driving, siguro mga more than 2 times na di-disconnect from time to time. Pagka nakasagap talaga na siya ng interference. Pero yun nga, ito, sa driving ko kanina, ano lang siya, 1 time lang siya na-disconnect. At okay na okay yon. Isa pa guys na i-check nyo, check nyo mabuti kung kamusta yung USB port ng inyong sasakyan, no, for Apple CarPlay. Kasi dyan din nakadepende yung smoothness ng connection. Kung medyo maluwag na siya, medyo nasisira na siya, luma na, oh, check nyo muna mabuti. Kasi minsan pagka luma na, pag naalog na lubak, madi-disconnect, pwede maging cause ng disconnection yon. Na baka masisi natin dun sa device itself, pero hindi naman pala. Other than that, wala na ako nakitang issue sa kanya. Very smooth. Itong nakikita niyo sa screen, guys, depende pa rin yan sa head unit pala natin. Ano? Kung yung sa head unit natin, maganda yung quality ng screen, HD talaga siya, well, HD pa rin yung lalabas. Kasi ganoon naman talaga. So, kung sakto lang yung video output ng head unit ninyo, screen resolution niya, well, ganoon pa rin. Kasi ginagawa lang naman niya, kukonvert niya yung wired to wireless Apple CarPlay. So, lahat ng functionality gumagana, no? It's very smooth yung connection niya, like yung GPS nyo sa Apple Maps or Google Maps, very accurate. Music, ganun din. No, walang delay masyado, no? At isa pa pala magandang feature ng device na to, guys, ano siya, may support niya yung software update. So, nag-a-update din yung device na yan, no? Antayin lang natin sa manufacturer. So, via phone ninyo, kukonek siya para makapag-download siya ng update. Voice command ni Siri, gumagana rin nung tinesting natin siya kanina. So, ayos naman, walang problema doon. So, yun ano, yun yung nakita ko sa kanya. Napansin ko, overall, very smooth, no? Kung naghahanap ka talaga ng, ano, ng conversion ng wireless Apple CarPlay or Android Auto, okay na okay itong device na ito. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung pricing niya. Diba sabi ko sa inyo kanina, available lang ito, guys, sa Amazon. Pero kahit sa Amazon ito, guys, nagsiship ito sa Philippines. At nung pinadala ito sa akin via Amazon, I think within 1 week, napadala siya. So, naka-receive ko siya sa bahay mismo. So, isipin nyo yun, guys, no? Diba? Para lang din siyang halos kasi bilis kapag umorder ka sa Lazada na nasa overseas. Ganun lang din siya kabilis ma-receive. So, magkano ba siya? As of making this video, guys, naka-sale sila, 21% off. So, ngayon ay nasa around $51.95 siya. So, magkano siya sa peso? Nasa around 2,500. Kayo na yung mag-compute. So, almost same price din ng mga competitor sa Lazada. Pero yun, guys, hindi ko pa yung na-try. Kaya hindi ko yung mag-re-recommend. So, ito na-try ko. Kaya recommended ko siya kung naghahanap kayo ng Apple CarPlay na pang wireless, kukonvert yung inyong wired na Apple CarPlay sa inyong mga head unit. So, yun lang guys, ano, para sa pricing niya. So, yun, anong masasabi ko sa kanya? So, overall, sa experience ko sa kanya, guys, no, wala akong masabi, no, very, very minimal yung disconnection issues niya. Actually, isang basis ko nga lang na experience. So, kung naghahanap talaga kayo, highly recommended ko to, guys. No, click nyo lang yung link below, no, para makita nyo mismo yung product link niya sa Amazon website. Order kayo sa Car ABC. So muli, special thanks sa Car ABC for sponsoring us ng ganitong product, may experience natin. At ma-share ko sa inyo guys yung mga thoughts ko sa product na yon. So kung naghahanap ka ng ganitong device para sa sasakyan mo, sana nakatulong tong video na to para magbigay sa'yo ng option kung ano yung product yung ipopurchase mo. So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So yun lang guys, ano, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy!